dito po tayo, bababa tayo sa aming resort, sa Dulacer na resort. Ito po ang itsura ng paligid namin. Dahil sa pagputok po ng vulkan, ng Taal volcano. Ito po, bababa po tayo sa pinakababa ng aming koi fish. Talagang nasira po yung aming mga bonsai at tabungan po yung mga puti. Yung aming mga koi fish hindi pa rin lumalabas. Ito po, ganito na po ang itsura ng Dulacer na resort. Dahil natapunan pa nila ng mga puti. Mga hagdangan po namin, puro puti. Mga kahoy. Oop, tandaman po tayo dahil madulas. Napakadulas. Tumbahan po ang aming mga puno dahil sa bigat ng putik. Putik ng Taal volcano. Ang aming bubong. Tumulungin po ng putik. At ito po sa ngayon, bumababa po ako sa aming resort. Papunta po tayo ng swimming pool. Pagkita natin yung swimming pool. Ayan, ganito po. Una ng putik. Tanging po sinalang po namin hindi nalagyan ng putik dahil nasa loob. Ito po, naglalakad po ako. Ito po, ang dating napakagandang resort ng Villasena. Ito ba yung mga puno namin, mga mangga. Sira po yung mga puno namin. Sobrang bigat po ng putik ko. Yung baba. At talaga naman, tingnan nyo po. Nandito na ako sa baba ng aming resort. Talagang punong-puno po ng putik. Siguradong mahirapan po kami maglinis ito. Bali may darating po kaming guest ngayon, pero natural na pinospon na yung malama kasi dahil sa pagsabog ng vulkan Taal. Wala po kaming tubig, walang kuryente. Wala pa po kagabi. Puno talaga ng putik. So ganito po ang itsura ng paligid dito sa Tagaytay kapag pumutok ang Taal volcano. Yan, ganito po ang itsura ng paligid kapag pumutok po ang Taal volcano dito sa Tagaytay. Bigay drive Talisay. Talisay papuntang Batangas. Ng Batangas. Sobrang bigat po ng putik, nagtumbahan po yung mga niyog, downy niyog. Yan po, napakita ko po sa inyo. Pero ngayon po maganda na po ang panahon. At hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyong panonood at pag-share at subscribe na lang po at pakikit na lang po ang aking button at hindi lang po ako ang natulungan nyo, marami pa pong taong natulungan nyo dahil po sa pag-hype ng video nito. Salamat po.